manera sencilla. Wow, ang gaganda. Please don't touch. Ang gaganda. Hala, ay! Naku! Naku, paano to? Ano naman yun? Uy, Marco! Sorry talaga. Hindi ko na kasi alam kung paano ayusin to eh. Nagulo ko kasi sila eh. Ano ibig mo sabihin? Sorry talaga. Yung mga drawing kasi na to, nagulo ko. Hindi ko na alam kung paano ayusin. Hindi naman to sa akin eh. Hindi na to sa akin. Ha? Kanino to? Please, tulungan niyo na lang ako ayusin to. Teka, parang may kwento yung mga drawing na to. Kwento? Ito yung naisip kong kwento, ah. Nagising ang bata. At pagising niya, dumungaw sa bintana. At umuulan. Kaya nalungkot ang bata. Kasi mamamasyal dapat sila ng pamilya niya sa park noong araw na yun. Pero ilang minuto nakalipas, biglang nawala ang ulan. At lumitaw ang kumikinang ng bahagari. Kaya masaya na ulit yung bata. Kasi nakapaglaro na siya sa park. Ang galing mo talaga, Erica. Thank you, ah. Hep! Hindi ata ganun. Meron pa akong naiisip na ibang kwento. Talaga, eh. Ano? Ayan. Ready na kayo? Oo. Ready na kami. Pagkatapos bumuhos ng ulan, meron lumitaw sa langit na napakagandang bahaghari. Kaya tuwan-tuwa yung bata nung nakita niya ito. Kasi naririnig niya sa mga kwento, merong ginto sa dulo nito. Gusto niya itong puntahan. Kaso sabi ng kuya niya, imposible itong gawin. Kaya nalungkot siya. At umiiyak na siya. Pwede rin ganun ang pagkakasunod-sunod ng mga drawing. At teka, parang may naisip rin akong kwento. Ano yun? Wait lang. Kaya yun. Nung lumitaw ang baghari sa langit, tuwang-tuwang pinagmamasdan ng bata ito. Kaso lang, mabilis naglaho, kaya umiyak ang bata. Tapos, pinaliwanag ng mga magulang niya na nagkakaroon ng bahagari pagkatapos umulan. Nung lumipas ang isang araw, umulan. Kaya inaasahan ng bata na magkakaroon ng bahagari. Natutuwa na siya. Ang galing! Pwede rin yun! kaso lang, sino kaya sa atin yung tama? Huwag kang mag-alala, Marco. Sigurado ako na babalik din yung nag-drawing yan. Tapos, mag-sorry na lang din tayo sa kanya. Oo nga, tama kayo. Sino kaya sa amin ang nakahula ng tamang pagkakasunod-sunod ng kwento? Yan ang alamin natin sa Story Yay! Meron ako ng happy. Sa akin to. Ha? Anong ginagawa nyo? Teka! Akin to ah! Sa'yo ba yan, Yesha? Ang galing mo mag-drawing! Ang ganda! Thank you, Sia! School project ko kasi yan eh. Pero, bakit niyo siya ginalaw? Yesha! Wag mo sila sisihin. Ako naman kasi yung may kasalanan. Tinignan ko lang naman yung mga drawing mo kasi nagandahan ako. Kaso lang, nagulo tuloy yung pagkakasunod-sunod ng mga drawing mo. Okay lang yun, Marco, kasi hindi naman nadumihan o nasira yung mga story cards ko eh.
Story cards? Oh, tama ako. Bumubuo yan ang kwento, ano? Tama. Sabi kasi ng teacher ko, gumawa daw kami ng isang kwento tapos sa pamamagitan nilang pag-drawing at ipepresent namin sa klase yung mga iginuhit namin in sequence. Sequence? Sequence, yung tamang pagkakasunod-sunod ng mga bagay o eksena. Speaking of sequence, ano ba yung tamang pagkakasunod-sunod ng mga drawing mo? Hindi pa kasi ito kompleto eh. Kaya nga ako umalis kasi gumawa pa ako ng ibang story cards. Ito yung iba oh. Pero ang ganda! Ang ganda naman pati nga. Thank you. Gusto niyo bang marinig yung kwento kong ang alamat ng bahaghari? Sige! Siyempre naman! Sige, ayusin muna natin ito. Ano ba yung una? Ito yung una pangalawa, pangatlo. Ito. Paano yung pangalawa? Sa pang-apat dito? Sa pang-apat? Ito sa nod. Erika, ito yung pandulo. Ito. Okay, yan! Yung! Tingin ko nga! Yan! Ayun, tama na! Yay! Sa kaharian ng mga ulap, nakatira ang isang prinsesang iyakin. Kapag nawawala ang paborito niyang laruan, iiyak agad siya. O kaya naman, kapag ayaw na rin ng pagkain, iiyak din siya. Umuulan sa lupa at bumabaha tuwing umiiyak ang prinsesa. Pero may naisip ang hari. Kinuha niya ang kanyang paintbrush at pintura. Sa langit, nagpinta siya ng malaking kurba na ngiting nakabaliktad. Tulad ng kurba ng simangot ng prinsesa. Tapos, pinintahan niya ito ng sari-saring kulay. Pula, kahel, dilaw, luntian, lughaw, at lila. Nang nakita ng prinsesa ang napakagandang bahaghari, agad siyang tumigil sa kaiiyak at ang kanyang mga labi kumurba sa isang matamis na ngiti. At yan ang dahilan kung bakit nakikita ng mga tagalupa ang bahaghari pagkatapos ng ulan. Ang ganda ng story! Ang ganda ng kwento! Ang galing no! Iba't ibang sequence at mga kwento ang pwedeng gawin sa iisang set ng drawing! Kailangan lang natin pandarin ang ating imagination para makabuo ng kwento. Alam nyo, meron pa akong isang kwento na alam. Sige, excited na kami! Simulan mo na yung kwento mo! Gusto nyo rin ba marinig ang kwento? Abangan yan sa pagbabalik ng... Story! Isa ito sa mga paborito kong kwento. Ang pamagat ay nang magkakulay ang langit. Noong unang panahon, nag-iiba-iba ang kulay ng dagat. Sa isang iglap, ang pula nito ay magiging dilaw o ang lila ay magiging rosas. Araw-araw na pinagmamasdan ng bughaw na langit ang dagat. At araw-araw, nadadagdagan din ang pagkaingit nito. Minsan na siyang naglakas loob na humingi ng kulay sa dagat. Pero, pinagtawanan lang siya nito. Naggalit ang langit. Kinutsaba niya ang hangin na umihip ng malakas para umalon ang dagat. Ginawa ito ng hangin. Pero, napagod na ito bago pa man tuluyang maabot ng alon ang langit. Kinutsaba naman ng langit ang araw na sumikat ito ng matindi. Nais ng langit na matuyo ang dagat. Parang mga kulay na lang nito ang matira. Pero sa sobrang lawak at lalim ng dagat, hindi ito kayang patuyuin ang araw. Tumahimik ang langit. At imbis na bughaw ito, ay naging kulay abo. Nagdilim ang kapaligiran. Nagsimulang umiyak ang langit. Walang tigil ang kanyang pag-iyak. Para pigilan ang tuluyang pagkawasak ng mundo, ibinuka ng dagat ang mga bisig at sinalo ang mga luha at lungkot ng langit. Kinaplos niya ang pisngi ng langit para patahanin ito, pero hindi siya napansin ito. Nang sa wakas, tumahan ang langit. Napatingin siya sa ibaba.
Labis siyang nagulat. Nakita niyang iisa na lang ang kulay ng dagat. At ito ay bughaw. Kaibigang langit, sabi ng dagat, nang sinalo ko ang mga luha mo, mukhang nasalo ko rin ang bughaw mo. Patawad, kaibigang dagat, sagot ng langit. Hindi ko sinasadyang matabunan ka ng aking bughaw. Patawad din at kinainggitan ko ang mga kulay mo. Pero sa laking gulat ng langit, ay biglang tumawa ang dagat. Kaibigang langit, sabi ng dagat, kanina, hinaplos ko ang pisngi mo para patahanin ka bago ako nalunod sa iyong bughaw. Mukhang may naibigay rin ako sa iyo. Tiningnan ng langit ang refleksyon niya sa tubig at doon niya nakita sa pisngi niya parang may kahel at may pula. Meron ding dilaw, puntian at lila sa kanyang pisngi. At sa kanyang pisngi, kumikinang ang isang baghari. At diyan nagtatapos ang ating kwentong ng magkakulay ang langit. Oh, nagustuhan niyo ba yung kwento? Oo naman! Ang ganda! Oo nga eh. Ang galing nga eh. Naging aboy yung langit. Mahilig din ba kayo sa rainbow o bahaghari? Bibihira lang ito lumitaw, kaya kapag nakakita agad ako nito sa langit, pinipicturean ko agad. Kung ba't hindi natin madalas makita ang bahaghari, yan ang ating aalamin sa kwentong Ang Makulay na Tulay. Noon, merong kakaibang tulay na natatawiran sa mundo. Kaya, teka, pagod na ka, pwede ibang laro naman? Eh, ano naman laro? Ano pa magandang laro? Wow! Nakikita mo bang nakikita ko? Naiisip mo bang naiisip ko? Tara! Wow! Ang ganda! Ikaw naman! Sige, sige! Dati kasi, pwede bumisita ang mga tagalupa sa langit sa kahit anong oras. Ang kailangan lang nilang gawin ay tumawid sa tulay na may iba't ibang kulay. Dinudugtong ng katanging-tanging tulay na ito ang lupa at ang kaharian ng langit. Kaya naman, ang mga tagalupa masayang nakakapasyal sa mga ulap. Dito sila madalas naglalaro at nagpapahinga. At dito, masaya nilang napagmamasdan ang mundo mula sa langit. Wow! Gandang lamig! Ganda naman dito! Uso lamig talaga! Wow! Tingnan mo ang daming ulap! Ang sarap naman Tumula dito! Tayo! Kapagod yun! Ang ganda dito! Sobra! Tingnan mo mga ulap po! Ang larambot! Ay, ang sarap tingnan mo! Parang squish! Tulog muna tayo! Ang sarap dito! Tara! Kasing lambot ng mga ulap nito yung kama ko sa bahay. Sana nga. Ano? Ang lambot, oh! Lambot! Oh, sarap dito. Oo, hindi ka masasaktan. Yeah! Ito pa, ang dami pa sa akin. Yeah! Ay, nailagan ko! Nailagan ko! Ha? Ah, nailagan ka din! Kala mo, Teka, tagal na natin dito.
Parang kailangan na natin umuwi. Ayoko pa umuwi. Gusto ko matulog dito. Dito na lang din mo lambot-lambot. Sige na. Hindi. Kailangan na natin umuwi. Let's go. Tara na. Ayoko pa. Anong ginagawa mo? Shhh! Kuha ko ng mga ulap. Pwede ba yan? Bakit hindi? Ang dami-daming ulap po. Yung iba, ihabi ko para sa tela ko para malambot. Tapos yung iba naman, iba panlaman ko sa stuffed toy ko. Yun ang dami. Magandang ideya yan, ha? Kuha na nga rin ako. Sige. Lagi nang kinukuha ng mga tagalupa ang mga ulap, tinagtagal, unti-unti na rin nauubos ang mga ulap sa kaharian ng langit. Hanggang sa... Ala! Ano yun? Ano yun? Ano yun? Magsitigil kayo, mga tagalupa! Sino po kayo? Ako, ang reyna ng kaharian ng langit. Aha! Kayo pala ang dahilan kung bakit nauubos ang mga ulap sa kaharian ko! Mahal na Reyna, hindi naman po kami ganun karami kung kumuha. Talaga? Ilang beses na ba kayo bumalik dito sa kaharian ko? Mahal na Reyna, pangalawang... Ay, hindi po. Lima? Sampo? Naku, Erica, hindi ko na mabilang kung ilang beses tayo kumuha ng ulap dito sa langit. Pasensya na po, mahal na Reyna. Napakalambot po kasi ng mga ulap nyo, kaya hindi po namin napigilan na kumuha. Pasensya na po. Masama kumuha ng mga bagay na hindi sa inyo! Pagnanakaw ang tawag dito! At ang mga magnanakaw, dapat pinaparusahan! Patawad po! Patawad po! Sa takot, dali-daling tumawid ang dalawang bata sa tulay para makarating sa lupa. Nang makatungtong na ang bawat isa sa kanila sa lupa, isinagawa na ng Reyna ang kanyang parusa. Hala! Tingnan mo! Anong nangyayari sa tulay? Naku, mahal na Reyna! Gusto ko po pong bumalik sa langit! Naku po, tay! At ang makulay na tulay, tuluyan ang hinila ng mahal na Reyna papuntang langit, kung saan hindi na ito matatawidan ng mga tagalupa. At yan daw ang dahilan kung bakit hindi natin naaabot ang bahaghari at minsan na lang itong ipakita ng mahal na Reyna. Grabe si Sia! Kinabuhan ako nun! Dun-dun! Nakakatakot ka! Mayroon kami tapos dun. Kinabuhan ako sa'yo! Ang galing nun! Ang dami nating nagawang mga kwento sa iisang bagay lang! Katulad ng bahaghari! Oo nga. Oo nga, tsaka yung ano, story cards ni Yesha. Apat na kwento nga na yung nagawa natin dun. At sigurado akong marami pa tayong magagawa na kwento tungkol sa iba't ibang bagay. Kaya may surprise ako para sa inyo. Ano yun? Tara dito. May iba't ibang bagay dito sa box. Ang challenge ay gumawa ng kwento gamit ang mga bagay na to. Oh, tingnan nyo nga muna. Ayan o. Oh. May mga gamit tayo dyan o. Oh. Patingin. O, parang maniisip mo siya. Ako na lang una. Pito. 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 Ito na tayo. Ang laki ng pito, no? Grabe naman parang yan. Parang hindi nga kasi ito sa bibig. Isang araw, merong earthquake. Earthquake?
Tapos, nalaglag yung mga building. Hello? Natabunan yung mga tao. Tapos, nalaman ng mga fire truck, ng mga ambulance, para kung yung mga tao dahil sugat-sugat sila. Kaya nila nalaman na nandun yung mga tao sa loob dahil yung isang bata meron siyang pito. Tapos, ang ginamit niya yung ginamit, nang whistle siya na nag-whistle. Hanggat sa narinig doon siya ng mga fire truck, mga rescuer, lahat ng mga tao. So, tumulong na sa kanila. Kaya, yung pito, na-save yung buhay ng mga tao, tsaka syempre siya. Kaya, ang isang maliit na pito, malaki yung halaga sa buhay natin dahil makakatulong yun sa atin. Kagaya ng bata doon, yung pangalan na lang niya, si Athena. Naligtas yung buhay niya. Naligtas yung buhay ni Athena dahil sa pito niya, pati yung mga iba pang taong natabunan. Galing-galing naman. Doon nagtatapos yung kwento ni Athena at yung kanyang pito. Galing! O diba? Ang saya bumuo ng kwento. Oo nga. Para ka lang naglalaro. Kayo rin, subukan ninyong gumawa ng sarili ninyong mga kwento. At always remember,